Exodus chapter 2. Exodus chapter 2 po ang ating pagbabatayan ng ating araw ngayon na may kaugnayan po sa glory or kaluwalhatian. At ang theme natin ngayong umaga is the radiance of a godly mother. Ang kaningningan ng isang makadiyos na ina or the glory of a godly mother. Glory po, ang ibig sabihin ay karangalan, dignidad, kagandahan, or kaningningan. Kaya ang aking pong title ngayong umaga ay ang kaningningan ng isang godly mother. Now, ang glory ay maaring makikita natin sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat kung tayo po ay tumingin sa glory ng Diyos o God the Father, wala pong mabubuhay. Kaya kanya pong niloob ng kanyang kaluwalhatian ay makita kay Kristo. At ito'y makikita natin sa Hebrews chapter 1 verse 3, and He is the radiance of His glory and the exact representation of His nature. Tumutukoy po ito sa ating Panginoon. Ang glory na ito ng Diyos ay naibibigay niya sa tao. Like for example kay Solomon sa 1 Kings chapter 3 verse 13, ang sabi roon, I have also given you what you have not asked, both riches and honor, so that there will not be any among the kings like you all the days, all your days. Ang sabi dyan, both riches and glory. Ito po yung ibibigay ng Panginoon sa tao, sa makatwid. Ang kaluwalhatian po ay ipinagkakaloob ng Diyos sa mga mananampalataya kay Kristo. Mga ipinanganak na muli sa Espiritu at sumampalataya sa ating Panginoon. At dahil diyan, sila ay naligtas, ang sabi sa Galatians chapter 4 verse 6, sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Abba, Father. So sa mga tweet, kung taglay natin si Kristo, taglay din natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ito worldly glory na pwedeng may pagmalaki ng mga tao, sapagkat ang worldly glory po, ayon po sa 1 Peter chapter 1 verse 24, lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng glory o kaluwalhatian nito ay gaya lamang ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. So mayroon pong glory na worldly, ngunit mayroong glory from God. At ang ating titignan ngayon dito ay ang glory po ng mga ina, ang kaningningan ng kaluwalhatian ng isang makadiyos na ina. Now, tignan natin ang sa Bisaya ni ang kahimayaan sa usa ka Diyos nung inahan. Now, alam natin bukas ay Heroes Day o National Heroes Day. At inaalala natin ang kanilang kagitingan, kung ano ang kanilang naiambag para sa ating kalayaan mula sa mga banyaga. So nakita natin ang ating mga bayani. Kaya minabuti ko na ating alalahanin ang matagal ng bayani sa ating buhay, na sila po ay may malaking naiambag. Ang kanilang pagmamahal, pag-ibig, ang kanilang kagitingan, ang kanilang katapatan, ang kanilang pag-aaruga sa kanilang mga anak. Sinasabi ko nga, ang mother, ito yung pinaka-strongest person in the whole world. Sapagkat sila po ay walang humpay sa pag-aaruga sa kanilang mga anak, simula sa sinapupunan hanggang ngayon sa ating kasalukuyan. Lahat tayo dumanas ng pagkabata, kaya alam natin kung ano ang kalagayan ng isang ina. Pero mayroon pong ina na taglay niyang kaluwalhatian, yung worldly glory. Pero ang ating pong tutukoy ngayon ay ang
glory ng isang godly mother. Ito rin po ang pagkukulang sa ating panahon na hindi po nabibigyan ng parangal ang ating mga ina. Bagamat hindi po ito Mother's Day, hindi tayo nagse-celebrate ng Mother's Day, kundi ating pong titignan, i-highlight natin ang glory of a godly mother, ang kanilang kaniningan. Marami po sa atin ngayon ang hindi nagpaparangal sa ina. Kaya tignan natin ang buhay po ni Jochebed sapagkat nasa kanyang katangian ng isang godly mother sapagkat siya po isang believer. Basahin natin Exodus chapter 2 verse 1 to 10. Ganito po ang pagkakasabi, Exodus chapter 2 verse 1 to 10. May isang lalaki sa lipi ni Levi na humayo at nag-asawa ng isang anak na babae ni Levi. Maaring nalilito ka dyan, ato, magkapatid, hindi po. Magkalahi, sapagkat itong Levi, siya po'y maraming mga angkan, maraming anak. At may mga kanya-kanyang pamilya at nagkatagpo itong lalaki at babaeng ito na parehong lahi ni Levi. Kumbaga, sa ating panahon, parehong Kristiyano, parehong mananampalataya. Ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. Nang kanyang makita na ito ay maganda, kanyang itinago ito ng 3 buwan. Nang hindi niya na maitago, ikinuha niya ito ng isang basket o ark. Sa English po dyan ay arko o ark. Nayari sa papiro at pinahiran niya ng biton at alkitran. Kanyang isinilid ang bata roon at inilagay sa talahiban sa tabing ilog. Lumayo sa malayo ang kanyang kapatid na babae upang malaman ang mangyayari sa bata. Noon, ang anak na babae ni Faraon ay lumusong upang maligo sa ilog. At naglakad ang kanyang mga alalay na babae sa tabi ng ilog. Kanyang nakita ang basket sa talahiban at ipinakuha sa kanyang mga alalay. Nang kanyang buksan ito, nakita niya ang bata. At narito, ang sanggol ay humiiyak. At kanyang kinawaan siya at sinabi, ito'y isa sa mga anak ng mga Hebreyo. Nang magkagayoy, sinabi ng kanyang kapatid, si Miriam na nagsumusubaybay na babae na anak ni Faraon, sa babae na anak ng Faraon, alis ba ako upang itawag kita ng isang tagapag-alaga mula sa mga babaeng Hebreya na mag-aalaga ng bata para sa iyo? At sumagot ang anak ng Faraon, sinabi niya sa kanya, sige, umalis ka. Ang ibig sabihin, sige, gawin mo, tawagin mo. Ang batang babae ay umalis at tinawag ang ina ng bata. Sinabi ng anak na Faraon sa kanya, o ngayon, dalhin mo ang batang ito at alagaan mo para sa akin at uupahan kita. Kaya kinuha ng babae ang bata at inalagaan ito. Na gusto kong bigyan ng diin yan. Inalagaan ito. Ang bata ay lumaki at kanyang dinala ito sa anak ng Faraon. At ito'y naging kanyang anak. Kanyang pinangalanan siyang Moises. Dahil sinabi niya, sapagkat aking iniahon siya mula sa tubig. Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo muna ay manalangin. Opo, Panginoon, nagpapasalamat kami sa umagang ito sapagkat lahat ng ito ay inyo pong itinakdang biyayang providensya para sa amin upang kami po ay makasamba sa inyo bagamat kami hiwa-hiwalay sa aming mga tahanan, ngunit nagkaisa kami dito sa live streaming. At alam namin sa pagkakataong ito yung kinalulugdan ninyong pagsamba ng inyong mga anak. Nagagawa namin magsamba kahit wala kami po sa pagkakaisa o templo ng Banal na Espiritu. Kaya nagpapasalamat kami ngayong umaga na napakalaya ng iyong salita upang kami turuan, upang kami pangaralan
upang kami palakasin sa aming pananampalataya sa kasalukuyan ng aming kalagayan. Kaya Lord, magsalita kayo sa bawat isa, lalo na po sa mga ina. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Now, alam ko, maaaring masasabi nyo, eh para sa ina lang pala ito. Hindi po. Si Josebed po, siya po'y kumakatawan sa lahat po ng mananampalataya. Lalaki, babae, matanda, bata, sa lahat po. In particular, sa mga ina. So dito po sa ating binasa, maaar nating makita ang kaluwalhatian ng isang makadiyos na ina. Na paano po natin makikita ito? Saan, kailan makikita ang kaluwalhatian ng isang godly mother? Makikita natin ang glory, ang kaningningan ng isang godly mother sa tatlong pagkakataon sa buhay. Una po sa panahon ng problema, sa panahon ng pagsubok, at sa panahon ng patotoo. Now, simulan natin sa una. Ang kaluwalhatian ng isang ina ay makikita sa panahon po ng problema. Kadalasan po, ang mga ina pagdating sa problema, hinang-hina. But not the godly mother. Tingnan nyo ang sabi, ano po ang kalagayan ng panahong ito ni Josebet? Gaano kabigat ang problema ng kanyang kalagayan? At sino ang dumadanas ng mabigat na kalagayan ito? Lahat po ng mga Israelita. Basahin natin ang verse 8 to 10. Ganito po ang pagkakasabi. At may bumangong bagong hari na hindi kilala si Jose. Sinabi niya sa kanyang bayan, tignan ninyo, ang sambahayan ng mga anak ni Israel ay mas marami at higit na malakas kaysa atin. Ito po Exodus chapter 1 verse 8. Halika kayo, pakitunguhan natin sila ng may katusuhan. Baka sila'y dumami at mangyari na kapag nagkaroon ng digmaan, ay umanib sila sa ating mga kaaway. Lumaban sa atin at umalis sa lupain. So makikita natin kung ano po ang kalagayan sa panahon ni Josebet. Hindi lamang kay Josebet, kundi sa buong Israel. Madilim ang kanilang kalagayan, madilim ang kanilang sitwasyon, madilim ang kanilang buhay. Sila'y matagal nang nasa pagkaalipin. For 300 or 450 years, sila po'y naalipin. At lalo na ngayon, sa kabigatan, sapagkat mayroong isang bumangong bagong hari. At ang haring ito ay hindi nakakilala kay Jose, na alam naman natin ang kasaysayan kung sino si Jose. Siya po ang ginawang prime minister ng Egypt upang i-preserve ang buhay ng marami. Kaya ngayon, sa bagong hari ng Ehipto, ang haring ito ay insecure sa kanilang kalagayan. Siya ay mayroong pagsiselos na dumarami ang tao ng Israel. Kaya ang sabi nila, kailangan pahirapan natin sila, bigyan natin silang mapait na kalagayan, baka sila ay mag-alsa. Sila'y kumampi sa ating kalaban. Mabigat ang kanilang kalagayan. So makikita natin kung ano po ang damdamin ni Josebet dito sa panahong ito. Gaano katindi ang kanyang kalagayan. Na ito ang kalagayan ng ating panahon. Tayo po'y nasa pandemic. Tulad ng Israel, sila man din ay nasa pagkaalipin, pandemic ng pagkaalipin. Pero sa ating panahon ngayon, hindi lamang sa pandemic natin sa COVID-19, kundi tayo po ay nasa pandemic ng sin, ng kasalanan. Alam natin simula nung tayo nasa sinapupunan pa lamang, tayo'y alipin na, slaves na tayo ng kasalanan. Sapagkat ang sabi nga sa Romans 5:12,
Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kinatatakutan natin ang pandemic na COVID-19 pero hindi natin napapansin na napakarami pong tao namamatay, millions ang namamatay araw-araw because of the pandemic of sin, pandemic of COVID, si S-I-N. Kaya nga sila po ay hindi lamang nasa pagkaalipin, sila po ay nasa mabigat na pasanin. Napakabigat ng kanilang pasanin. Tingnan nyo ang naging pasanin, verse 11, Exodus chapter 1, verse 11 to 16. Kaya't naglagay sila ng mga tagapangasiwa upang pahirapan sila sa kanilang mga sapilitang paggawa. Kanilang pinagtatayo si Paraon ng mga lungsod, imbakan, ang Pitom at Ramses. Subalit habang kanilang pinahirapan sila, lalo silang dumarami at lalong lumalaganap at kinasuklaman nila ang mga anak ni Israel. Malupit na ipinaglingkod ng mga Ehipsyo ang mga anak ni Israel at kanilang pinapait ang kanilang buhay sa pamamagitan ng mahirap na paglilingkod sa luwad at sa isa at sa lahat ng uri ng gawain sa bukid at sa lahat ng kanilang gawain ay malupit silang pinaglilingkod. Ang hari ng Ehipto ay nagsalita sa mga hilot ng mga Hebreya na ang pangalan ng isa ay si Sifra at ang pangalan ng ikalawa ay si Pua na kanyang sinabi, paghilot ninyo ng mga babaeng Hebreya at pagtingin ninyo sa kanila sa upang pagpapanganakan, kung lalaki ay patayin ninyo, ngunit kung babae ay buhayin ninyo. Ay napakabigat pong pasanin ito sa panahon ito ng kanilang buhay. Sapagkat hindi lamang sila alipin, pinahirapan pa sa mabibigat na gawain. Hindi ba't ganito ang kalagayan natin? Hindi ba't ganito ang kalagayan ng taong alipin ng kasalanan? Pero itong mga Israelita, nasanay sila sa ganong buhay. Ganon din naman tayo, ang tao, sanay na tayo sa buhay kasalanan. Hindi natin binibigyan ng pansin na tayo alipin ng kasalanan. Israelites, nabibigatan sila sa buhay pero yun ang buhay nila. Pinahirapan silang maigi at nais pang pigilan ang pagdami ng Israel. Pinuputol nila ang lahi, kaya pinapatay nila ang mga anak na lalaki. Sa ating panahon din, mga kapatid, mabigat po ang mga protocols ng ating government. Ngunit anong ating tugon? Dahil tayo po'y makasalanan, lumalaban tayo rito. Ang tingin natin, pinahirapan tayo, inalisan tayo ng kalayaan. Kalayaan gumawa ng ating sariling kalooban, kasalanan, ano pa man, kahilayan ng salitang sa mundong ito. Yung pong binibigay na pag-iigpit sa atin ng gobyerno, hindi po ito parusa o pabigat na pasanin. Ito po'y para sa ating kabutihan upang tayo ay iligtas mula sa COVID-19. At ganun din ang banal na kasulatan. Every Sunday, every Wednesday, may Word of God para tayo palalahanan na tayo po ay huwag gumawa ng anumang pagkaalipin o gawa ng alipin ng kasalanan. Kaya kung titignan natin sa panahon natin ngayon, mga ina, masasabi ba nating nagniningning ka sa panahon ng problema? Nabibigatan ka ba sa pamantayan o patakaran ng ating gobyerno ngayon? Kaya hayaan mo na lamang iyong mga anak sa labas. Alam niyo, nakakalungkot po kami mag-asawa kapag kami po yung namimili ng gamot every Monday at nagkataong umuulan, bumabaha, mga kapatid, makita mo yung mga bata nagtatampisaw doon sa ulan, nagtatakbuhan, lumalangoy doon sa mababaw na baha sa kalsada, wala pong pakialamang mga magulang. Hinayaan nilang sila, ang mga batang ito ay ma-expose doon sa COVID-19. Ito bang masasabi natin na mga nanay na ito ay mayroong kaluwalhatian? Ito ba ang gawa ng mga godly mother?
Eh marami po sa atin ngayon. May mga mother po na mayroon silang kaluwalhatian. They have their own glory, the worldly glory na ipinagmamalaki nila na gaano sila kaganda, gaano sila kahusay, gaano sila kabuti. Magpaaral ang kanilang mga anak sa kolehiyo, sa pinakamataas, sa bantog na eskwelahan. At yun ang kanilang pamantayan na sila po ay talagang karapat-dapat purihin. Pero pinababayaan ang mga anak sa drugs. Mga 15 anyos nagbubuntis. Nagkakaanak, ang mga anak ay nakukulong, nabubugbog, pumapasok sa... Yung bang kalayaan, dapat bang luwalatiin ang ina sa ganon? Pero si Josephine po, mga kapatid, sa kalagayan ito, sa katindihan ng sitwasyon, si Josephine po, wala pong pagkakaiba sa ating panahon, ngunit nagningning ang kanyang pagka-Diyos na ina. Now, hindi lamang dyan makikita ang kaningningan ng isang godly mother. Ikalawa, makikita natin ang kaluwalhatian ng godly mother sa panahon ng pagsubok. Panahon po ng pagsubok. Now, dito po, nakikita natin sa Exodus, na pilit pinipigil o pinuputol ang lahi ng Israel. At ito po ang naging buhay ni Josephine. Ang sabi po sa Exodus chapter 2 verse 2, ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. Nang kanyang makita na ito ay maganda, kanyang itinago ito ng 3 buwan. Now, ating pong tignan ang background nito, nasa madilim na panahon ito. Mahirap kumilos. Mahirap kumilos. Hindi ka basta-basta makakalabas sa panahon ito sa Israel. Sila'y alipin. Sila'y pinahirapan. Sila'y mga wanted. Tulad sa ating panahon, hindi ka pwede lumabas na walang mask, hindi ka pwede lumabas na walang face shield. Now, pero ano pong naging ibig sabihin nito na itong si Josephine ay naglihi at nanganak? Hebrews chapter 11, yung ating pong talata na makapagbibigay liwanag sa bagong tipan, Hebrews chapter 11, ganito po ang naging buhay ni Josephine. Na context, nasa madilim na problema. Sa pananampalataya, now, kitang-kita natin, by faith, unang-una po yung pananampalataya, nang ipanganak si Moises, ay itinago siya ng 3 buwan ng kanyang mga magulang. Sapagkat kanilang nakitang maganda ang bata at hindi sila natakot sa utos ng hari. Na alam niyo ang kalagayan? Kung kailan po sila'y alipin, sila po'y pinahirapan, at higit sa lahat, binigyan sila ng batas ng hari na ipapatay ang anumang sanggol na lalaki na ipinanganak. At ngayon, itong si Josephine, nanganak siya ng isang lalaki. At siya naman ay nagkataon na sa panahong ito ng pagkaalipin at kahirapan ng buhay, eh dito siya nagsilang ng panahong ito. Ito isang malaking pagsubok. Ibang usapan na kapag ang kalagayan po ng ating anak ang nanganganib, aba, lalabas ang tunay nating kulay. Mananatili ka ba sa iyong patotoo? Ikaw ba'y totoong Kristiyano sa pagsubok na ito bilang isang godly mother? O hindi lamang sa mother, sa lahat sa atin. Kapag tayo po'y nasa matinding kalagayan, tayo po'y nanganganib na. Wala na tayong makitang daan sa kaliwa o kanan sa ating buhay. Ano? Mananatili pa ba ang ating pananampalataya? Di ba't kadalasan gumagawa tayo ng hakbang, kinokompromise natin ang ating belief?
o hayaan mo na lamang mapahamak ang iyong anak. Tulad ng mga nanay sa ating panahon ngayon na pinababayaan nilang kanilang mga anak o anong gusto nila. May batas na kapag ka nahuli ang anak, ang magulang ang dapat ikulong. Diyan lang nagpapakita na wala pong pagmamalasakit ang mga magulang. Hayaan na lamang silang tamaan ng COVID. Pero dito po si Jochebed, dahil siya po isang godly mother, isang babaeng namumuhay sa pananampalataya by faith, na alam natin ang faith, hindi natin ito, hindi ito inborn. Ito po'y kaloob ng Diyos habang tayo'y nakikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat sa ating pagkikinig, tayo po ay isinisilang muli ng banal na Espiritu at doon ibinibigay ang faith and repentance unto life. Ito po ay pananampalataya ng isang godly, isang believer. At dahil itong si Jochebed ay isang godly mother, dito po sa nakatagpo po siya ng biyaya mula sa Diyos sa gitna ng matinding pagsubok, ano-anong biyaya po ang kanyang natanggap dito. Now, imi-mention ko lang tatlo, mga kapatid. Una, discernment. Pangalawa, determination. And thirdly, decision. Now, ito po ay katangian ng isang godly mother. Ito po'y tinatanggap ng isang godly person pagdating po sa mahigpit at matinding kalagayan ng pagsubok. Pag sinabi pong discernment sa Tagalog, eh madali po yan eh. Ito po'y mabuting pagpapasya. Ang mabuting pagpapasya, Panginoon, ay mga kapatid, ay magmumula lamang sa katotohanan ng salita ng Diyos, hindi po sa katotohanan ng ating kapaligiran, kundi sa katotohanan na tinanggap natin sa salita ng Panginoon, sapagkat walang ibang katotohanan maliban kay Kristo ang salita ng Diyos. Dahil dito, nakita ng mag-asawa rito na kapwa mayroong discernment, nakita nila ang pagkakaiba ni Moises, ang pagka-unique ni Moises sa lahat ng mga bata. Ang sabi diyan, siya po'y maganda. Now, salitang maganda ay pang babae. Ang sabi diyan ay beauty. Sa English, hindi lamang ito sa babae, kundi beauty. Si Moises, ibig sabihin, mayroon siyang favor from God. Alam na mag-asawang ito, itong batang ito isinilang sa gitna ng matinding pagsubok, matinding problema, dahil may plano ang Diyos, may favor ang Diyos dito. Acts chapter 7 verse 20, ang sabi dito, nang panahong ito, si Moises ay ipinanganak at siya'y kasiyasiya sa Diyos. Ibig sabihin po ng beauty o kagandahan ay kasiyasiya. Worth it, ang sabi, sa Diyos, siya'y inalagaan ng 3 buwan sa bahay sa kanyang, ng kanyang ama. At ikalawa, sa discernment ng mag-asawang ito o kay Jochebed, nakita nila ang pagkakaiba ni Moises, nakita nila ang panganib ni Moises. Exodus 1:16, ang sabi ng hari sa mga hilot, paghilot ninyo sa mga babaeng Hebreya at pagtingin ninyo sa kanila upang panganganakan, kung lalaki ay patayin ninyo, ngunit kung babae ay mabubuhay. So dito po, nakita nilang panganib kay Moses, kaya kanila itong itinago. Now, labag sa batas po ang pagtatago, sapagkat kailangang ilantad nila upang masunod ang gusto ng hari. Pero walang takot ang mag-asawa sa utos ng hari. Sometimes din po, may katuwiran tayo kung ang ating gobyerno ay lumalabas na sa prinsipyo ng salita ng Diyos, ang ating katuwiran ay rather obey God rather than man. I have to obey God rather than man. Dahil ito po, pangatlo, sa discernment, nakita ng mag-asawa o ni Jochebed ang banal na plano ng Diyos kay Moises. Siya po ay magiging deliverer of Israel. Natatanaw ito ang mag-asawa, sapagkat itong mag-asawang ito ay talagang mayroon po silang discernment. Mayroon silang spiritual eye, kung anong makikita nila sa unahan, ano yung plano ng Diyos. At alam natin, itong si Moises ay magiging tagapagligtas ng Israel. Tagapagligtas. At si Moises ay isang halimbawa. So yun po yung
biyaya na tatanggap ng Godly Mother sa gitna po ng matinding pagsubok, discernment. Then ikalawa, determination. Pag sinabi pong determination, determined ka, matatag ka, magpupunyagi ka sa hangarin. You're determined talaga sa isang bagay na maabot mo, makuha mo ang isang bagay. Kaya dito, makikita natin na itong si Jochebed may pagpupunyaging proteksyonan si Moises. Ginawa niyang lahat ng paraan. Exodus chapter 2 verse 2, ang babae naglihi at nanganak ng isang lalaki nang kanyang makita na ito'y maganda, kanyang itinago ng 3 buwan. 3 buwan tinago ng babaeng ito ni Jochebed. At hindi lamang yun, nung hindi niya na maitago, gumawa siya mismo ng ark, ng arka, ng basket. Now, alam natin ang arka, alam natin kung saan ito nasimulang na makita natin, the Ark of Noah. At alam natin, ang arka po ay naging isang larawan ng pagliligtas. At itong ginawa ng ina. Sa verse 3 ng Exodus 2, ang sabi, nang hindi na niya ito maitago pa, ikinuha niya ito ng isang basket o ark na yari sa papiro at pinahiran niya ng biton at alkitran. Saan nakuha si Jochebed dito ng paraan na ganun na hindi tatagusan ng tubig? Ark of Noah, yun ang materials na ginamit. Kanyang sinilid ang bata roon at inilagay sa talahiban sa tabing ilog. Na hindi po ito, bahala na, saan ka pupunta anak, malunod ka na. No. May gabay po itong Godly Mother. May instinct yan eh. Alam nila. At itong instinct na ito is a godly instinct doon sa mga Godly Mother. Pagkatapos, iniligtas si Moises. Talagang determinado siyang iligtas ang kanyang anak na si Moises. Verse 4 to 7. Exodus 2, verse 4 to 7. Lumayo sa malayo ang kanyang kapatid na babae upang malaman ang mangyayari sa bata. So, ang sabi ni Jochebed, anak, kay Miriam, yung panganay, gabayan mo yan. Tignan mo kung saan pupunta yan. May plano ang Diyos dyan. Noon naman, ang anak ng babae ni Faraon ay lumusong upang maligo sa ilog. Nagkataon ba ito? No, this is a providence of God. Ito yung itinakda ng Diyos sapagkat sa providensya, ibig sabihin, ito yung pamamahala, pangangasiwa, pangangalaga ng Diyos para sa kanyang mga tao. Walang aksidente pong nangyari sa ating panahon. Nagkataon, ang sabi dyan, noon ang anak ng babae ng Faraon ay lumusong upang maligo sa ilog at naglakad ang kanyang mga lalay na babae sa tabi ng ilog. Kanyang nakita ang basket at sa talahiban at ipinakuha sa kanyang alalay. Nang kanyang buksan ito, anong sabi? Nakita niya ang bata at narito ang sanggol ay umiiyak. Bakit po? Umiiyak. Well, pagka alam mo, bata, pagka umiiyak, anong nasa puso mo? Baantig ka talaga. Yung po yung biyaya ng Diyos sa buhay ng bata na talagang maantig ka pagka ito umiiyak. At ito, anak ng Paraon, naantig. At ang sabi niya, uy, ito isang sa mga anak ng mga Hebreo. Alam nila, alam ng babaeng ito, ng prinsesang ito, na ito'y kalaban. Pero dahil sa antig, no, ng puso. Nang magkagayoy sinabi sa kanyang kapatid na babae, kay Miriam, anak ng Faraon, alis ba ako upang itawag kita ng isang tagapag-alaga mula sa mga babaeng Hebrea na mag-aalaga ng bata para sa iyo? Nagkataon ba ito? Pagkakataon ito ni Miriam. Sa kanila pong pagsunod sa kalooban ng Panginoon, alam natin na si Moises ay talagang determinadong ina na maligtas at ang kaligtasan nito ay mismo sa kamay ng kaaway. Sinabi sa kanya ng anak na Paraon, umalis ka. Ibig sabihin, sige, kumuha ka. Kumuha ka ng tagapag-alaga. At anong ginawa naman ni Miriam? Natural ang tinawag ay mismong sariling ina. At ang sabi sa verse 10, ang bata ay lumaki at kanyang dinala ito sa anak ng Paraon. Anong ilang taong kaya ang batang ito? Wastong gulang. Siguro mga 10 taon na itong si Moises bago binigay sa babae o sa anak ng Paraon. So makita ninyo dito na itong na, si Jochebed, determinado talaga siyang maligtas. Nagpupunyagi siya, ginawa niya na mangyari yung kanyang hangarin. Then, nung time na kailangan ng ibigay, nasa wastong gulang na yung bata, ibigay niya na. So, pangatlo po,
na biyaya ng Diyos is her decision. Nag-decide siya. At ang decision nito, mga kapatid, hindi ito basta lang decision, bahala na. No, this is a wisdom, mula sa wisdom na decision. Masakit na kanyang ibigay ang kanyang pinakamamahal na anak doon sa reyna. Pero ginawa niya. Alam niyo kung bakit? Maka-Diyos na ina. Nagniningning kahit sa gitna ng pagsubok. Ang kanyang wisdom ay wisdom po ng mga Kristiyano kung tayo po ay nasa salita ng Diyos palagi. At ang wisdom ng Kristiyano nasa salita ng Diyos, wisdom from God. Ito yung wisdom na ibinigay ng Diyos kay Solomon. Tingnan niyo ang sabi kay Solomon. Ang sabi ron sa 1 King sa chapter 3, di ba? Humingi si Solomon ng katalinuhan. Paano niya pangalagaan ang bayang Israel? Ganong siya'y bata pa lamang. At ang sabi ng Panginoon, hindi lamang kita bibigyan ng kayamanan, kundi bibigyan din kita ng kaluwalhatian. Wisdom. At ano po nangyari? Paano nasubok ang wisdom ni Solomon? Mayroon pong dalawang ina sa katindihan ng kalagayan. Parehong may anak. Ngayon isang ina, sa kanyang pagtulog, naipit yung kanyang anak. Namatay. Ngayon, nung mamatay yung kanyang anak, nakita niya yung kanyang katabi na magulang din, kasabayan niya ng anak, andun yung bata, buhay, ipinalit niya ang bata na yon at sinabi niya, ito ay aking anak. Kaya nung magising itong totoong nanay, nasaan yung anak ko? Wala siyang makita. Alam niya rin na may isang ina na nanganak sa kabilang kama. So wala siyang makita. Pero nakilala nung ina, mayroon siyang instinct na anak ko yan. Pero nagtalo sila hanggang sa dumating sila sa judgment ni Solomon. Pareho silang umangkin na kanyang anak yun. Kaya ang ginawa ni Solomon, wisdom. Kumuha siya ng tabak, na espada, at sabi niya, hali kayo, akin na yung bata, puputulin ko yung isa sa isang nanay at yung isa sa isang nanay. Pero yung totoong nanay, ang sabi niya, huwag po niyong saktan ang bata. Ibigay niyo na lamang sa kanya ang bata, huwag niyo lamang pong saktan. Kaya ano po nangyari kay Solomon? Nakita niya kung sino yung totoong ina. Ibinigay niya ito sa totoong ina na mayroong pagmamalasakit. Now, itong si Jochebed, yun ang wisdom na kanyang ginamit. Bagamat masakit para sa kanya, mawalay ang kanyang anak, na kanyang inalagaan ng 10 taon, ibinigay niya. Sapagkat alam niya ang anak nila ay kasiyasa sa Diyos, may pabor ng Diyos, at mayroon silang pananaw na itong anak nila ay magiging tagapagligtas ng Israel. At dahil dyan, ano pong gantimpala ng Diyos sa babaeng ito kay Jochebed? Siya po'y ginantimpalaan ng mga anak na mga godly children. Alam nyo, isa pong napakagandang testimony ito kay Jochebed na siya binigyan ng mga anak ng believer, si Aaron, si Miriam, at si Moises. At hindi lang yon, ang pangalan ni Jochebed ay nakatala sa Bible. Nakatala sa aklat ng Diyos. Ang iyong kayang pangalan ay nakatala sa aklat ng Diyos. Ang sabi nga sa Hebrews chapter 11 verse 23, sa pananampalataya ng ipanganak si Moises ay itinago siya ng 3 buwan ng kanyang mga magulang sapagkat kanilang nakitang maganda ang bata at hindi sila natakot sa utos ng hari. Nakatala po ang kanilang kasaysayan sa aklat ng buhay. Ipinamuhay ni Jochebed ang kanyang pananampalataya sa gitna ng matinding problema, sa gitna ng mabigat na pagsubok. At dito makita natin, lalong nadalisay ang pananampalataya ng godly mother. Kaya
naluluwalhati siya. Ang sabi nga sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7, kung ang isang babae, isang ina ay mayroong pananampalataya, hindi maaaring ligtas siya sa lahat ng pagsubok. Bakit po? Bakit kailang subukin ang taong may pananampalataya pa? 1 Peter chapter 1 verse 6, sa ganito kayo'y nagagalak bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Dahil mayroon kang pananampalataya, kailangan magdanas ka ng mga pagsubok upang, itong reason, upang ang kadalisayan ng iyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira. Bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan magpakailanman ni Hesus Kristo. Kaninong glory ang taglay ng isang ina? Glory po ng Diyos na nakay Kristo. Si Kristo ang nakatira sa atin. Kaya lahat po ng ating ginagawa hindi para sa ating kapurihan, hindi para sa ating kaluwalhatian, but for the glory of God. Lalo pang tumitingkad ang kaluwalhatian ng Diyos sa iyong buhay. Ngayon, ang kaluwalhatian ng Godly Mother ay makikita sa panahon ng problema, sa panahon ng pagsubok, at pangatlo, ang kaluwalhatian ng Godly Mother ay makikita sa panahon ng patotoo. Anong nakikita natin sa buhay? Tayo ba'y nagliliwanag? O dumidilim ba ang ating kaluwalhatian? Si Josebed ay namuhay sa pananampalataya. At ang patotoo niya ay nakikita sa dalawang paraan. Una, sa kanyang katangian. Katangian niya ay dalawa. Una, sa kanyang pangalan. Ang pangalan ni Josebed, ito'y isang katangian ang ibinigay ng kanyang mga magulang sapagkat ang kanyang mga magulang ay mananampalataya at ang kanyang naging asawa ay mananampalataya. Kaya nga, totoong ito po ay isang mananampalatayang babae. Kaya pinangalanan siyang Josebed, meaning to say, the Lord is my glory. The Lord is my glory. At namumuhay si Josebed sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kanya pong buhay ay buhay sa pananampalataya. Kaya ang kanya pong patotoo ay makikita natin sa kanyang katangian. At ang kanyang patotoo ay madadama natin sa kanyang conviction. Ang kanyang conviction, makikita natin kung paano po siya nanatili at tumayo sa pananampalataya. Ang kanyang conviction ay laging faith in the powerful God. Pananampalataya sa makapangyarihang Diyos. Wala siyang takot sa sino mang hari ng sanlibutang ito. Kapag sila po ay kaaway ng Diyos, kaaway na doktrina ng Diyos, hindi niya ikinahiyang tumayo at manindigan sa katotohanan. Hindi po nakikipagkompromiso para lang magkaroon ng pakikisama kang kanino mang tao. Pagdating po sa ating relasyon sa Diyos, hindi po pakikisama sa ibang mga paniniwala. Gaya ng ating napag-aralan kanina, dapat tayong tumayo sa ating distinctive ng ating pagkakaiba, ng ating pagiging bugtong. Dapat tayong makita sa ating pagkakaiba kaysa napakaraming reliyon sa mundong ito. Ganito po ang patotoo ng isang godly mother. Sa matinding sitwasyon sa buhay, nakikita ang kanyang pananampalataya sa kanyang pangalan. Tayo ba? Nakikita bang ating pananampalataya sa ating pangalan bilang Kristiyano? Kristiyano tayo pagka magandang panahon, pero pagdating sa pagsubok, pagdating sa problema, kahit na sa bingit ng kamatayan, tinatanggi natin na ating pagiging Kristiyano para wag lang tayong masaktan, wag lang tayong mahiwalay sa mundo, wag lang tayong kamuyan ng ating mga magulang dahil iba tayong pananampalataya kaysa kanya. Alam naman natin ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ako'y naparito hindi para magbigay ng kapayapaan kundi tabak. Ang ama at ang anak, sila'y mag-aaway dahil sa katotohanan. Dapat lang.
sapagkat sa pamamagitan po ng pagpapay ng katotohanan, may tapang ka at naninindigan ka, may determinasyon kang ipayag ang katotohanan ng kanilang paniniwala ay patungo sa kapamakan, tumayo ka kahit buhay mo pa ang kapalit dyan para lamang maligtas ang iyong magulang, ang iyong mga kapatid. Maraming Kristiyano ngayon mga ngaduwag, mismong mga anak nila, hindi nila mapagsabihan, mismong mga magulang nila, hindi nila maturuan ng tama. Ang gagaling lamang magsasalita. Madali pong magturo, pero mahirap pong mangaral. Sapagkat sa pangangaral po, kailangang ipinamumuhay mo ang iyong pangangaral. Pero pagtuturo, kahit ang pinaka-the best na doktor, dalawa asawa niyan, mahusay magturo. Hindi nila na ipamumuhay ang kanilang pagtuturo, puros kaalaman lamang. Pero ang pangangaral po mahirap dahil kailangan kung mangaral ka, dapat ikaw muna ang dapat mamuhay sa iyong pinapangaral. Ganito po ang patotoo ng isang godly mother sa matinding sitwasyon ng buhay. Nakikita sa kanyang pangalan, nakikita sa kanyang buhay bilang mananampalatayang anak ng Diyos. Ano pong patutuo natin, mga kapatid, sa panahong ito? So ano pong matutunan natin dito, mga kapatid? Tanda natin na ang bunga po ng kaluwalhatian ng isang godly mother, dalawa. Una, makikita lamang natin ang glory ng isang godly mother sa kanyang relasyon sa Lord of Glory. Tama bang relasyon mo sa Lord of Glory? Bakit nakikisawsaw ka sa ibang mga tao na alam mong they hate your God? Mayroon silang sariling Diyos, but not Christ the Savior. Diyos nila is their religion. Ang Diyos nila ay ang kanilang paniniwala. So, ang glory po, ang bunga po ng glory ng isang godly mother ay makikita sa kanyang relasyon sa Diyos, at ikalawa, makikita sa kanyang mga anak na namumuhay sa Panginoon. Bakit po? Kung ating titignan si Moises, si Jochebed, sa desisyon niya na ibigay ang kanyang anak doon sa anak ng Faraon, bagamat masakit para sa kanyang maihiwalay ang kanyang anak, pero bago po niya ibigay ang kanyang anak sa takdang panahon, ito po'y nanatili sa kanya ng halos 10 taon. Makikita natin ang pagmamalasakit dito. Kanyang tinuruan si Moises, Exodus chapter 2 verse 8 to 10. Sinabi sa kanya ng anak na Faraon, umalis ka. Ang batang babae ay umalis at tinawag ang ina ng bata. Sinabi ng anak ng Paraon sa kanya, dalhin mo ang batang ito. Dalhin mo ang batang ito. Ibig sabihin, arugain mo ito, alagaan mo ito para sa akin at uupahan kita. Ito yung pagkakataon ng sariling ina kay Jochebed na kanyang palakihin ang kanyang anak, hindi ayon sa takbo ng Ehipto, kundi ayon sa kanyang pananampalatayang kanyang natanggap mula sa turo ng kanyang mga godly parents. At ang sabi sa verse 3, ang bata ay lumaki. Lumaki sa takdang panahon, at saka ay binigay, dinala ito sa anak ng Paraon. Now, tignan natin. Ano pong naituro ni Jochebed kay Moises? Unang-una po ay pananampalataya. Tignan nyo, Hebrews chapter 11, verse 24 hanggang 27. Sa pananampalataya, nang nasa hustong gulang na si Moises, tumangging siyang tawaging anak ng anak na babae ni Faraon. Anong unang napansin natin? Si Moises po ay namumuhay sa pananampalataya. Yan ang turo ng kanyang ina. Namumuhay sa pananampalataya. Kaya kaya niyang tanggapin anumang alok ng prinsesa o ng hari ng Ehipto. Sapagkat sinabi nga po sa Proverbs 22 verse 6, sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at kapag tumanda na siya ay hindi niya ito tatalikuran. Yung pong responsibilidad ng ina,
train your child the way they should go, and when they become old, they will not depart from it. Yun ang katungkulan ng isang godly mother sa kanyang anak na sinasanay sa pananampalataya. At hindi lang sinasanay, tingnan niyo ang sabi sa 24, sa Hebrews chapter 11, verse 24. Sa pananampalataya ng nasa hustong gulang na si Moises ay tumanggi siyang tawaging anak ng babae ni Paraon. Anong nakikita natin dyan? Tumanggi siya na ano? Natawaging anak ng Paraon. Meaning to say, isinagawa, ipinamuhay niya ang kanyang pananampalataya, hindi sa salita lamang, kundi talagang ginawa ni Moises na tinanggihan ang pagkatawag sa kanya na anak ng Paraon. Pananampalataya, hindi lamang sa tenga, kundi pananampalataya maging sa mga gawa. At hindi lang yon. Sa verse 25, na pinili pa ang mapasama sa kapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalimuan ng kasalanan sa sanlibutang ito. Ano pong pinapakita? Natuto si Moises na manindigan sa pananampalataya sapagkat yun ang kanyang natanggap mula sa kanyang ina na nanindigan sa pananampalataya. Ikaw, nanay, paano ka manindigan ngayon? Nasaan ang iyong mga anak? Dahil sila'y mayayaman, dahil sila'y matatalino, kaya talo ka sa pangatwiran. Kung pananampalataya ang ituturo mo, kailanman hindi ka matatalo sa pangatwiran ng pananampalataya. Sila'y tatayo, sila'y mamumuhay, sila'y magiging matatag sa pananampalataya. 26 ng Hebrews 11, kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat kanyang pinagtotoonan na pansin ang kantimpala. Nakita nyo si Moises? Matatag ang kanyang pananampalataya. Tinanggihan niyang ang may bibigay ng sanlibutang ito. Mas maigi pang si magdusa alang-alang sa kapurihan kalulatian ng Diyos na naglikha sa kanya at nagligtas sa kanya. Verse 27, sa pananampalataya ay iniwan niya ang Ehipto at hindi na takot sa puot ng hari sapagkat siya ay matyagang nagpatuloy na tulad sa nakakita sa kanya na hindi nakita, nakikita. Nakita niyo kung gaano mamuhay itong si Moises sa pananampalataya? Bakit po? Sa nagmula sa kanyang godly mother. At dyan natin makikita ang kaningningan ng isang godly mother. Ito ba nakikita natin ngayon? Hindi lang sa mother, kundi sa ating lahat na mananampalataya. Kumusta ka pagdating sa pandemic na ito? Ang katangian ng isang makadiyos na ina ay yung pumuprotekta sa kanyang anak sa panganib sa sanlibutan. Alam ko ngayon, batas na ngayon na kailangan lahat ng bata mayroong gadget, may cellphone, may tab, may... Mga kapatid, alam natin kung anong danger dyan. Kaya nga, ipinaubaya sa mga magulang ang pagtuturo eh. Providensya ng Diyos yan na ang mga magulang, ang nanay mismo magtuturo sa kanyang anak upang mabantayan kung paanong gamitin ng mga bata ang gadgets na ito. Sapagat alam natin, ito'y gawa ng salibutan upang akitin ang mga tao. Tingnan nyo, Kristiyano ngayon, mga anak ng pastor, mga anak ng mga mangangaral, yung anak nila maghapon nasa cellphone. Nagtitext o ano pang ginagawa, nag-FB, ano pang, hindi makontrol. Pero providensya ng Diyos ng pag-aaral ngayon ay sa pamagitan ng gadgets na ito, pero nasa pamamahala ng ina. At dito may tuturo ang daan ng kaligtasan. Katlong leksyon po mga kapatid. Sa totoo, ang providensya ng Diyos at panalangin ng godly mother ang siyang totoong gumagabay sa kanilang mga anak tungo sa dako ng karangalan, like Moses. Alam kong ito si Jochebed, hindi man nabanggit sa Biblia, pero she is a godly mother. Ang godly mother laging nandoon sa harapan ng God, nananalangin for his child.
Kaya yung providensya ng Diyos na nangyayari kay Moises ay dahil bunga po ng pananalangin ng isang godly man. Sabi nga ni Abraham Lincoln, President of the United States, "No man is poor who has a godly mother." Wala pong taong mahirap na may isang makadiyos na ina. Sapagkat ang kayamanang tinuturing dito ay ang kayamanang sanlibutan. What does it profit a man if he gains the whole world and loses his soul? Anong pwede niyang may pambayad sa kanyang kaluluwa? Even the riches of this world, hindi po kaya itumbas sa isang kaluluwa ng anak. Panghuling leksyon, mga kapatid, na ating matututunan dito, bagamat hindi po nabanggit ang pangalan pong Amram, o hindi nakita ang ginawa ni Amram bilang husband ni Jochebed, pero nakita natin sa eksena. Mababang nabanggit yan sa 11, Hebrews chapter 11 verse 23, silang mag-asawa, kasama si Amram. Si Amram po ay katuwang sa pagpapalaki kay Moises. May papel na ginagampanan para sa asawa na maging godly, maging holy. Alam niyo bakit po na ganun si Jochebed? Dahil siya po'y pinalakas at pinatibay ng kanyang asawang godly, ng kanyang mister na godly. Ephesians chapter 5 verse 22, ganito po ang pagkakasabi sa banal na kasulatan tungkol sa mag-asawa na ito'y kinumpara doon sa relasyon ni Kristo sa iglesia. "Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyo-inyong mga asawa, gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon." Utos po yan. Pero paano magpapasakop ang isang babae kung ang kanyang mister ay hindi karapat-dapat magpapasakupan? Bakit po? Hindi umiibig. Umiibig sa damdamin emosyon sa isang bagay, pero hindi umiibig para sa kapakanan ng kaluluwa ng kanyang misis. Tingnan niyo ang sabi. Muli, babasahin ko. "Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyo-inyong mga asawa, gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia na siyang tagapagligtas ng katawan." Nakita niyo? Ang lalaki ang husband ng siyang nangunguna sa bahay, sa pamilya, at ang iglesia, ang lalaki rin ang siyang nangunguna sa iglesia ng Panginoon. Pero marami ngayon babae nangunguna, mga pastor nagtuturo, pastora. Hindi po 'yan ang sinasabi sa banal na kasulatan, ng lalaki po ang pangulo. Ngayon, ang sabi sa 24, "Subalit kung paanong ang iglesia ay napapasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyo-inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmamahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya." Kung paano si Kristo ibinigay niya ang kanyang buhay sa iglesia, ganun din ang isang lalaki, si Amram, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa kanyang asawa. Hindi para magpakamatay. Hindi po. Upang, ang sabi sa 27, upang kanyang may harap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang bati kukulubot o anumang bagay, gayong bagay, kundi siya ay magiging banal at walang dungis. Gayon din naman, narapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umibig sa kanyang sariling asawa ay umibig sa kanyang sarili, sapagkat walang sino mang napupot sa kanyang sariling katawan, kundi inalagaan at iniingatan ito gaya naman ni Kristo sa iglesia. Yun po ang ibig sabihin. Ang lalaki po ang gumagabay sa misis. Binabanal niya ang kanyang misis sa pagitan ng pagtuturo ng salita ng Panginoon. Bakit po malakas ang loob ni Jochebed na harapin ang panganib sa kanyang buhay? Dahil po siya'y pinalakas ng kanyang mister na si Amram. Kaya ang leksyon dito para sa mga mister, minamahal niyo ba ang inyong asawa? Katawan lang! Paano ang kanyang kaluluwa? Paano ang kanyang pagiging ina?
Ito'y sa pamamagitan, ang pag-ibig mo sa iyong asawa, pamamagitan ng iyong pag-ibig sa pagtuturo, pagsasaway, pagpapabanal ng iyong misis na sumunod at magpakatabang, magpakalakas sa pananampalataya sa Diyos. Pagtuturo, batay sa salita ng Diyos, hindi batay sa sanlibutan. Kaya nga panawagan ko at hamon ko sa lahat, hindi lamang kay, sa mister, hindi lamang sa mga sa misis, sa mga anak, sa mga singles, sa widows, lolo at lola, pinakamalaga ang maging makadiyos na tao, hindi bilang relihiyoso. Hindi yan ang totoong makadiyos, kundi ang magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya niya kay Kristo, sapagkat si Kristo lamang ang siyang ating kaluwalhatian. At si Kristo ang makikita sa buhay natin kung tayo po'y namumuhay sa pananampalataya. Si Kristo lamang ang iyong natatangi, nag-iisa, at walang ibang tagapagligtas. Ngunit kung ikay wala pang relasyon kay Kristo, misis, nandiyan ka sa sarili mong kaluwalhatian, pagmamalaki, at yan ay wala pong halaga sa Diyos, kundi ang kaparusahan sa impyerno. Kaya kung ikay wala pang tamang relasyon kay Kristo, lumapit sa Kanya. Manalangin, hingin sa Kanya ang biyayang kaligtasan. At ikaw, mister, huwag kang magpabaya sa iyong pamilya. Tumayo ka bilang ama. Gabayan mo ang iyong misis, patatagin siya sa pananampalataya. Pabanalin siya upang maluwalhati siya bilang godly mother. Taglay natin ang karingningan ng makadiyos na tao. Tayo manalangin. Opo, Panginoon, salamat po sa iyong mga salita ngayong umaga. Tunay, Lord, na marami pong pagsak dito ng mga magulang, mga nanay, mga ina na nagpapabaya sa kanilang mga anak. Mga nagwawalang bahala sa kanilang mga anak, nagmamalaki sa kanilang sariling karunungan at kaunawaan. Tumatayo bilang pangulo ng pamilya na taliwas sa iyo pong kalooban na inyo pong itinatag at nilikha ayon sa creation pattern na unang nilikha ninyo yung lalaki at kinuha sa tagiliran ang babae na dapat magpasakop sa ilalim ng pag-ibig ng kanyang asawa. Panginoon, pagpalain po ninyo ito sa bawat puso at buhay ng mga ina. Sana makita nila, Panginoon, kung sila ba'y totoong Kristiyano, karapat dapat ba silang luwalhatiin o sila ba'y nagtataglay ng kaningningan ng kanilang pagiging godly mother. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.